Hey! So, kamusta mga kapatiran? Welcome back sa aking channel. It's been a while since nung last time na nag-upload ako ng sit-down vlog. Yung aking mga tambay reacts na hindi na nasundan, ano, kasi wala na kaming wifi. Plus, wala pa kaming kuryente. Pero anyway, no? Okay, so for today's episode, nabiyayaan tayo, ano, kung naaalala nyo yung aking vlog about sa ito, yung Motorcycles Planet, in collaboration with Lucas Oil, natuwa sila Ma'am Janet at si Sir Vince sa kinalabasan ng vlog natin, ano, at kaya naman, binihayaan tayo ng isang box. So, nabanggit ko na ito sa previous vlog ko, ang about sa helmet. Helmet unboxing coming soon. Shield, baka naman! Itong helmet na ito ay hindi pa masyadong kilala kahit na matagal na sila sa larangan na paggawa ng helmet, pero kukonti lang yung gumagamit sa mga produkto nila. O, hindi ko alam, no, kasi ako hindi ko sila kilala. Nakilala ko lang sila dahil sa inintroduce sila ni Ma'am Janet, no, sa ating vlog. Nakita niyo naman ito, di ba? Helmet is the only Pinoy helmet. It's manufactured in the Philippines. We have their own laboratory facilities. The machinery is coming from Taiwan and Japan. The factory is Cavite. Hindi kasi sila baguhan sa helmet. Dati silang plastic na yung mga good quality from Kawasaki, Honda, kahit sa cars, yung mga bumpers, yung mga plastic na high quality. That's why they can create a good quality helmet. Kaya naman, ito yung pagkakataon na ma-i-hashtag ulit natin yung hashtag baka naman, no? Shield! Baka naman. Sa wakas, no, magkaka-helmet na ako ng bago at matino. Matino naman yung ginagamit kong helmet sa pang-araw-araw ko sa pagmumotor. Kaso lang problema ay sira na siya. Wait lang, kuhanin ko lang at... Okay, so ito yung aking helmet, no? Blade! Baka naman din, no? Nabili ko ito 2019. Sa KCC siya dati. Doon ko nakita ito at doon ko binili. Pero hindi ko alam kung bukas pa ba sila ngayon o nagsara na. So ito yung helmet ko. Full face. Ay, hindi pala. Tawag dito, modular. Ayan. Umaangat ito, no? So, sabi nila, hindi daw talaga advisable ang modular kasi ganito, ganyan. Pero ako, wala namang problema. Basta quality lang talaga yung helmet na binili mo. Na-disgrasya na ako, na-aksidente ako, pero hindi naman natanggal ito, no? Wala naman nangyaring ganon. Hindi naman naapektuhan kahit sa ang parte ng ulo ko. Hindi naman naalog ang utak ko. So, maraming salamat sa iyo, helmet. Mahal na mahal ko tong helmet ko na to kasi ito lang naman yung helmet ko talaga. At marami na siyang pinagdaanan, kaya naman ganun na yung itsura niya, no? Pero... usable pa rin. Grabe pa rin talaga yung servisyong na ibibigay niya sa akin sa kada biyahe ko. Marami na akong mga napuntahang malalayong lugar sa pagmumotor ko, pero nandito pa rin siya. Pero I guess it's time to say goodbye na. It's time to say goodbye! Paalam na sa aking helmet dahil kailangan na siyang palitan talaga, ano. So, it's time. Huwag ka magtatampo kasi meron din namang gagamit sa'yo, no? Okay, so it's time na to unbox the shield helmet. So sa loob ng box ay yung helmet na mismo. At meron dito pang papel. Ito ay, ano ba to? Quality Assurance Department. Okay, PSPI, Protective Shield Philippines Inc. Ah, so yun yung kanilang company name, no? PSPI, Protective Shield Philippines Incorporated. Ito yata ay nagpapatunay na ito ay certified, ano? So wala nang ibang laman yung box, kundi yun lamang. Set aside na natin siya. Okay, so maganda yung kanyang bag. Ano ba tawag dito? Carrier bag. Ayan, merong logo ng shield. Ano nakalagay? Shield helmet. Proudly Pinoy. Wow. Okay, so ayan. Nakita niyo na po kung ano ang... So it's time na para buksan natin. Lagi akong it's time, it's time, it's time. In 3, 2, 1, and... Ta-da! Wow. Awesome. Napakaganda ng kanyang kulay. Ito ay personal na option na pinili ni Ma'am Janet para sa akin. Maraming salamat po kay Ma'am Janet, ano. Sabi niya kasi ito para nagre-represent talaga sa Philippine flag, ano. So ayan yung kanyang colorway, merong red, blue, and white. Tapos merong konti lang na touch ng gray. Ay, hindi ko alam kung anong kulay ba to. So basta, kung anong kulay yan, yun na yan, no? Full face helmet na yung pinili ko, no? Kasi sabi ni Ma'am, anong gusto mo? Full face, half face, or modular? Sabi ko, nakapag-try na po ako ng modular, gusto ko naman po i-try ngayon full face kung inyong mamarapatin. Kung ako inyong bibigyan ng kung ano man dyan, tatanggapin ko pa rin. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ang preference ko po this time is full face naman, no? Nabiyayaan na tayo ng full face na helmet. Ang sukat po nito ay large, no? Kagaya rin ng aking previous na helmet, large din yung aking size doon. Sa likod niya, kung inyong makikita, nandiyan yung kanyang size, yung kanyang certification na tatak at ang kanyang code number, serial number siguro, product number. So sa loob ng helmet ay napakakapal ng kanyang mga mesh, ang tawag dito, foam, no, facial foams. Hindi ko alam yung exact term sa helmet, pero ito yung foam niya. Di hamak na mas
makapal doon sa aking previous na helmet, ano. Ay, hindi natin alam, syempre baka sa mga sunod-sunod na paggamit ko ay lumambot din ito, pero sa ngayon napaka-sturdy niya. Okay, so replaceable pa rin yung kanyang visor, ano. Anyway, ito sabi ni Ma'am Janet, yung mga lining, mga stickers na nandito, yung mga kulay-kulay na yan, reflectorized stickers yan, na kapag sa gabi ay kapag nasinagan ng ilaw ng mga nakasunod sa iyo na sasakyan or motor ay magre-reflect at talagang kitang-kita yung iyong helmet, no. So kitang-kita ka na kahit na hindi ka na magsuot ng reflectorized vest, malaking bagay na rin na nakikita yung helmet mo, no. Plus points na rin syempre, nakikita nila na uy, naka-shield helmet siya. Wow. Ayun kasi sa likod eh, no. Ayan, yung kanyang shield na pangalan. Alright, may nakalimutan pala ako. Bago natin isuot itong si helmet, ay gusto ko muna i-shoutout si Positive Idea para sa aking jersey. Maraming salamat po, Sir Patrick, sa pagbibigay sa akin ng jersey. So, ayan, sa likod yung logo. Kita ba? Tama ba yung pagkakapwesto ko? Logo ng Positive Idea. At sa harapan ay nakalagay din dito yung Positive Idea. Napakaganda na kanilang jersey. Press compress ko, no? Hindi nga lang long sleeve. Okay lang kasi mayroon naman ako nung sleeve nung sa Lucas Oil. Kaya yun na yung gagamitin ko. Para kunwari ambassador, no? So try na natin. So this would be the first time that I will wear this helmet. Here we go. Oh, wow. Hello. Rinig niyo pa ba ako? Ang ganda. Grabe. Snug fit talaga siya, oh. Yung mukha ko parang pinipisil ng mga foam na nandito. At the same time, kahit na pinipisil yung mukha ko, hindi na ako makapagsalita ng maayos. yung space between yung kanyang gap galing sa bibig ko papunta dito sa front ay may gap. Nakakabulo. May gap, no? So, kahit na nakapisil yung mukha ko, kaya hindi ko mapronounce ng maayos yung aking S kasi hindi na isasara ng maayos yung aking bibig gawa ng foam ay may space naman dito kaya okay pa rin, no? Breathable at nakakapagsalita ako. Sa tingin ko ay hindi ito nag-fog, no? Kapag ka humihinga ka sa loob gawa ng meron siyang ayan vent. O baka mapagkamalan akong impostor kasi may vent. Ayan, wow, super ganda. Okay ba? Woo! So yung kanyang strap ay quick release lang din. Yan, pagkapasok na itong buckle na to, kapag i-release mo na siya, ipipinutin mo lang itong kulay pula na to. Kulay pula ba to? Orange? Red, orange? Tapos, release na siya agad. Uy, huwag kang magasgas. Hindi pa kita nagagamit sa biyahe. Okay ba yung ating helmet? Napakaganda, ano? Ganda ng kulay. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-vlog sa gabi, ay makikita natin at mapapatunayan natin kung totoo ba talaga na reflective or kung makikita ba talaga ako na nagniningning sa kalagitnaan ng dilim sa tuwing matatapatan siya ng ilaw ng mga sasakyan na nakasunod sa akin. Gagawa siguro ako ng another video para doon, ano? Para matry at makita natin talaga kung ano itsura. Yun na siguro, no? Maraming salamat ulit sa Motorcycles Planet. Teka, nahihirapan ako magsalita. Hubarin ko na, ha? Overall, I'm satisfied and I'm very grateful, no? Maraming salamat talaga sa Motorcycles Planet at binihayaan ako ng helmet, no? Na tiyak na magagamit ko naman sa pang-araw-araw. Plus, dagdag forma pa, no? Kasi representing the country, the colorways of the flag, our national flag. Again, gusto ko magpasalamat personally, no? Miss Janet and Sir Vince Zamit, maraming salamat sa pamunuan ng Motorcycles Planet. At maraming salamat din sa SHIELD for allowing them na ibigay sa akin ito, no? Kasi sabi ni Ma'am Janet,
nagpaalam pa siya sa Shield para ibigay ito. So hindi lang ako nabigyan nito, kasama rin si Kamote Racing. Pero si Kamote Racing kasi ay pinag-giveaway niya. At congratulations sa nanalo ng helmet na yon. Sa akin kasi, pwede ko rin naman siya i-giveaway. Pero syempre, mas kailangan ko siya. Ito muna, sa akin muna to ngayon. If ever na mabiyayaan pa ulit sa mga susunod na pag-vlog, ay yun na yung time na magpapag-giveaway ako. No? Shield, baka naman! Baka pwedeng pandagdagan pang pag-giveaway ko sa aking mga masusugid na supporters. At syempre, salamat din po sa positive ideas. Thank you kay Sir Patrick for this jersey at salamat din sa mga blessings na naibigay ninyo sa akin. Ano? So that's it for this unboxing video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, at subscribe at kita-kita sa susunod na video. Bye-bye!